magbabalik ulit tayo ngayon dito sa ating vlog. And ang i-feature natin ngayon is about MPOW 2.4 GHz wireless gaming headset. So ayan, pero bago natin i-feature to, titignan muna natin yung kanyang box and kung ano ba yung meron dito. So nasabi na nga natin kanina na siya ay 2.4 GHz wireless. So usually kapag ganon, may kasama siyang USB dongle. Multi-platform compatibility. So, pwedeng-pwede siyang gamitin sa PC and sa PS4. Pwede mo din siyang gamitin sa Nintendo Switch, sa Xbox, and sa mobile devices. Regarding naman sa battery, isa to sa pinaka-importanteng feature niya. Sabi dito, meron siyang standby time up to 200 hours. And meron siyang playing time na up to 17 hours. Ilang weeks na siyang nasa akin and ilang days ko na siyang ginagamit, pero napansin ko na matagal talaga yung battery life niya. Minsan more than 17 hours pa yung inaabot nung battery life niya. Ang charging time niya is around 3 to 4 hours. Then ang battery capacity niya is 1100 mAh. Ang charging input niya naman is 5 volts, 1000 mAh or 1 ampere. Yung 1 ampere is hindi talaga siya fast charging. So kaya naman yung charging time niya is inaabot ng 3 to 4 hours. So i-review na natin ngayon yung ating wireless gaming headset. So unang-una yung design niya, almost similar talaga siya sa design ng HyperX. Available nga pala to sa 3 colors. So ito, yung sa akin is red to. Meron din naman siya ng white version. Yung white, ang mapapalitan lang is yung mga kulay na red. So ito, itong wire. And yung mga stitches dito. And meron din naman siya ng blue version. Magiging blue naman yan, yung mga kulay niyan. So dito sa taas, makikita nyo meron ng nakalagay na MPOW. Yung leather niya, synthetic leather siya. Hindi talaga siya original leather. Then dito, pakalambot ng ito, ng headband niya. So kapag nilagay mo siya dito, kahit na matagalan ka na gumagamit, for sure na napaka-comfortable ito sa ulo mo. Yan, napakalambot. Then yung stitches niya dito sa gilid is maganda naman yung pagkagawa, yung pagka-finish niya. Magandang tignan. Aluminum yung color red, pero yung mga kulay black ay plastic. Napaka-flexible din guys ng gaming headset na to. Pwede nyo ma-adjust dito and dito din sa kabila. And pwede nyo din ma-stretch. Malambot lang siyang i-stretch. And ito namang mga mismong headphone niya, ito, ay napaka-flexible kung nakikita nyo. Gumagalaw-galaw siya. So kapag nilagay nyo dyan, kahit na ano yung shape ng ulo nyo, is talagang magkakasya siya and napakaganda ng pagkalapat niya. And yung pads niya dito guys, sobrang lambot niya talaga. So expect nyo na napaka-comfortable niya kapag sinusuot nyo. Yun nga lang, after long usage, kapag matagal nyo na siyang ginagamit, around siguro mga 2 hours, 3 hours kapag nakaganon, medyo umiinit siya dito sa side na to. Tsaka yung sa may bandang ears nyo. Hindi naman siya uncomfortable, pero nararamdaman nyo lang na medyo umiinit talaga. Yung pads niya ay over the ear, kaya kapag sinuot nyo, is nako-cover niya talaga yung ears nyo. Kapag ginagamit nyo siya, pero hindi pa naka-on yung mga music, naririnig ko pa yung tunog ng electric fan, yung may konting tunog pa na pumapasok. Pero kapag nag-play na kayo ng music, or kapag may sound na yung game nyo, talagang nawawala yung mga noise na galing sa labas. Wala siyang automatic noise cancelling, pero dahil nga sa covered niya yung ears nyo, is nagpe-prevent na din siya ng mga noise. Yung ibang mga wireless headset kasi natin, yung mga BlueJew, di ba may mga ni-review din ako doon? Tignan nyo na lang dyan sa vlog namin, tulad nito, itong white na to, BlueJew. Meron kasi siyang automatic noise cancelling. Meron siya dito ng button, na kapag in-on nyo siya, halos wala ka nang naririnig na outside noise. Etong MPOW, wala siyang ganun, pero basta kapag nilagay mo na sa ears mo and kapag nagpe-play na yung music or kapag may sound na yung game nyo, talaga maramdaman nyo na gumagana yung noise cancellation niya. Dito sa right side, walang kahit na anong ano dito, button or kung ano paman. Pero dito sa left side, andito lahat. So unang-una, andito yung volume control niya. So, pwede mo lang i-slide yan. Then, andito yung power button. And ito naman yung audio jack. So, dyan nyo isasaksak yung AUX cable kapag gusto nyo maging wired siya. Ito naman yung microphone jack kung saan pwede nyo isaksak yung kasamang detachable noise cancelling microphone. So, ganyan lang. Napakadali nyo lang ilagay. Yan, tanggalin muna natin. And syempre, meron din dito ng isa pang button. Yung pang-mute ng microphone, para just in case na hindi nyo siya gagamitin, pwede nyo siyang i-mute.
Meron nga din pala siyang kasama guys na micro USB charging cable. So ayan, maiksi lang. So unfortunately guys, itong charger niya is pang micro USB lang. So ina-expect ko sana na dahil medyo bago pa naman yung product, sana ginawa na lang nilang USB-C. So eto guys yung itsura niya kapag sinusot nyo na siya. Yung mic niya is very flexible, pwede nyo lang galaw-galawin kung saan nyo siya gustong itutok. Pero guys, tandaan nyo na kapag yung microphone is mas malapit sa bibig nyo, mas maganda din yung quality ng sound and mas malakas. And syempre guys, meron siyang kasamang pop filter ito para syempre nababawasan yung mga hiss sound na naririnig natin. So pag-usapan naman natin ngayon yung quality ng audio nito. Kung i-compare ko siya dun sa mga dati kong ginagamit na wireless headset din ng BlueJew, mas malakas talaga yung sound nito. Hindi nga pala siya 7.1, pero siya ay 3D Immersed Gaming Sound. Yung volume niya is mas malakas compared dun sa mga dati kong ginagamit. Kumbaga yung mga BlueJew kasi na ginagamit ko dati, kahit na nakamax na yung volume nila, medyo nakukulangan pa din ako sa sound. Pero ito, kapag ito yung ginagamit ko, kahit naka 70% pa lang ako, sobrang lakas na talaga niya. So, kapag ginagamit ko siya, halimbawa naglalaro ako ng PUBG, yung mga footsteps talaga ng mga dumadaan, nairinig ko siya ng clear. And nalalaman ko, napipinpoint ko kung saan siya galing. Sa mic naman, gagawa ako ng sample para i-compare natin yung quality ng mic nito. And ko-compare natin dito sa ginagamit ko pag games, yung BM800 natin. Para malaman lang natin, may idea tayo kung anong quality ba meron yung mic nito. And as of now, yung naririnig nyo na audio, ito yung gamit ko ngayon. Ito kasi subok ko na tong microphone na to kasi ito yung ginagamit ko usually sa mga games. Sa PUBG, sa Dota, and sa Discord. Yan, kapag tinatanong ko yung mga kalaro ko, sinasabi nila na maganda daw talaga yung quality ng voice ko. Crisp, malinaw, walang mga hiss sound. Yan yun. So itest natin. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon naman, mag-switch ako dito sa microphone ng ating Empow wireless gaming headset para matest natin. So ayan, nakapag-switch na ako ngayon ng microphone. Kung ano yung mga settings na ginamit ko sa condenser microphone natin, yun din naman yung ginagamit kong settings para dito sa microphone ng ating gaming wireless headset. Pinalitan ko lang yung source ng microphone. Dati nga pala, napag-compare ko na before yung quality ng sound nitong dalawa. Habang naglalaro ako, ginamit ko muna itong condenser microphone. Tapos sinabi ko dun sa mga kasama ko na magpapalit ako ng microphone, pansinin nila kung ano yung magbabago. So nung nagpalit ako sa gaming headset na to and ginamit ko yung microphone niya, nasabi lang sa akin ng mga kasama ko na mas malakas daw and mas clear yung condenser mic kesa nung nagpalit ako nito. Pero okay naman daw yung naririnig nila dito. Clear, malakas naman, walang mga hiss sound, pero parang mas ano daw, mas tight daw talaga nila and mas maganda sa pandinig nila yung naririnig nilang sound tong condenser microphone. As of now, ito yung ginagamit kong microphone, yung sa headset natin. Kayo na lang yung humusga kung ito ba or yung sa condenser microphone. So as of now, walang kahit na nung edit dito, wala akong binagong settings para ma-compare talaga natin yung pinagkaiba using itong condenser microphone versus itong microphone ng ating gaming wireless headset. So ayan, i-mic test muna natin. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. Ito nga pala, nabili ko nga pala itong wireless gaming headset natin sa Lazada. Around 2,500 pesos yung price niya doon. And make sure nga pala na bibili nyo siya doon mismo sa Empow official store. Kasi meron doon ng ibang mga nagbebenta nito ng mas mahal, 3,500. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili para hindi kayo malito or hindi kayo magkamali ng bibili ninyo. Overall guys, super satisfied ako sa gaming headset na to kasi yung pinaka-importante sa akin is wireless. Kasi usually, hindi lang naman ako nag-i-stay dito kapag naglalaro ako. Sometimes, di ba, kailangan din natin na tumayo. So kahit na pumunta ako sa kwarto, sa kabilang kwarto, hindi naman nagkakaroon ng distortion sa sound niya. Ang guarantee kasi na maganda talaga yung sound niya and hindi madi-distort is around 10 meters. Kahit nandun ako sa terrace, meron tatlong wall sa pagitan, papunta dito sa PC ko, hindi nadi-distort yung signal niya. So magandang maganda pa din yung sagap ng audio. Kahit nandun ako, kahit lumabas ako, nairinig ko pa din ng maganda yung kung ano yung nakaplay dito sa PC ko. Sometimes kasi guys, meron ng mga wireless headset na kapag merong mga harang yung mga napuntahan nyo. Halimbawa yung source nyo is
andito. Tapos pumunta kayo dun sa kabilang room. Merong mga wall. Minsan, yung ibang wireless headset, nadidistort na talaga yung signal niya. Hindi na maganda yung audio. Minsan paputol-putol. Pero ito talaga, na-test ko siya. Para sa akin, sulit na sulit yung pagkabili ko sa product na to. Diba wireless gaming headset? Usually guys, yung wireless gaming headset natin, ang mga price range niyan is around 6,500 ata yung pinakamababa. Yung mga branded. So ito, sa halagang 2,500 lang, nagkaroon ka ng ganitong quality, ng ganitong build, napaka-flexible. And sa tingin ko is napaka-durable niya. Ina-expect ko na magtatagal talaga to. And hopefully, wag masira kaagad yung mga leather niya. Ay, isang tip nga pala guys, no? Kapag meron kayong mga ganitong headset, yung mga hindi naman talaga original yung leather niya, iwasan nyo siyang ilagay sa loob ng mga bag. Or kapag tinatago nyo siya, iwasan nyo yung pagtataguan nyo na yung nayuyupi. Or bumili na lang kayo nung lalagyan ng mga headset, yung mga travel bag, yung mga ganun. Meron naman ng mga specially designed para sa mga headset. Kapag nilalagay nyo nga pala siya sa ulo nyo guys, medyo bulky siya, medyo malaki siyang tignan compared dun sa iba. Pero okay na okay talaga siya. Kahit na gumalaw-galaw ako, hindi naman siya nalalaglag. Naka-fix naman siya. Na-explore na natin yung features tsaka yung specs ng ating MPOW 2.4GHz wireless gaming headset. Hopefully may natutunan kayo and hopefully nakakuha kayo ng idea, nadagdagan yung knowledge ninyo tungkol sa mga pwede nyong bilhin na wireless gaming headset. Ang i-recommend ko siya sa mga gamers natin dyan na naghahanap ng budget na wireless gaming headset. So ito, napakaganda ng quality talaga niya. So dito ko natatapusin yung vlog. Huwag nyo din kalimutan na mag-share, mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and hit nyo din yung bell button para ma-notify kayo every time na may bago kaming video. Especially pala dito sa dalawang wireless gaming controller na to, gagawan ko din siya ng vlog, separate na vlog. And ipagko-compare ko din siya kung alin ba dito yung mas maganda, alin yung mas okay, kung alin ba yung mas preferred kong gamitin. Ito yung Red Dragon Haro 808 Wireless Gaming Controller. And ito naman yung Gamesear T4 Pro Wireless Gaming Headset. So yan, abangan nyo yan. Hanggang dito na lang, tatapusin ko ng vlog.